Isa na namang espesyal na kwento tungkol sa isa ninyong kinagigiliwang kapuso ang tampok ngayong gabi dito sa Magpakailanman. Kagaya ni Noriza May Dizon at Wally Bayola, tumaan din sa maraming pagsubok si Richard Fulkerson Jr. na mas kilala natin sa pangalang Alden Richards. Ang talambuhay ni Alden ay tiyak na tatatak sa ating mga puso, lalong-lalo na sa mga kagaya kong ina. Tunghayan po natin ang kanyang kwento. Magpakailanman, hindi magbabago. Ma! Pa! Ayusin ka na naman. Ay, ito naman! Isa lang! Come. Nak, barin mo yan. Bakit po? Suot mo to. Ay na! Ito naman namin tanong. Sige na! Paano papalit? Ma, manunod lang naman tayong scene. Ay, ang dami po ang tanong. Sige na! Sige na, tisoy! Kung meron. Basta, akin na yan. Ito naman, yusin ka nang yusin. Ito naman, isa lang naman, tisoy! Akin na yan. Sige na. Ayan. Sige na, alika na. Alika na. Dami mong tanong. Alika na. Sa second floor yung sinimula. Uy, mamaya rin sinimula. Ito na muna. Sige na. Nakakalit na. Saan dami mong mamaya ka na? Excuse me, miss. Kasama po yung anak ko dyan sa fashion show. Na-late lang siya. Richard Fulkerson. Sandali lang ha. I-check mo. Sige, please. Bakit na makasali dito? Alam mo, pero tignan mo naman yung itsura. Diyos ko, talagang isasali ka dyan. Pagkatapos, edi, pag nakapasa ka na dito sa mall show, ang susunod na, sisikat ka na. Para yung mga artista! Ano nga lang tayo nakakahiya? No? Jesus, sige na. Dito na tayo. O, tsaka niya na siya. Ma'am, wala akong sa listahan ang anak niyo. At wala din siya sa mga pictures na nandito. Ay, bakit wala? Naku. Anak ko, kaya gwapo-gwapo. Abay, kung tutusin, mas gwapo pa sa tisoy ko kaysa dyan sa mga nagbo-model na yan. Nak, sige na. Pakita mo naman yung kagupon. Pointing smile. Smile lang, Nak. Ayun, paano na. Sige na, huwag mo naman ako. Sige na, smile. Sige na. O, di ba tignan mo? Gwapo ang tistahin. Oh, miss? Diyos, tignan mo naman yung mga itsura ng... Tignan mo, oh. Tignan mo naman yung mga itsura ng mga models. Tignan mo naman yung itsura ng tisoy ko. Ang gwapo-gwapo. Bata pa lamang si Alden ay pinangarap na ng kanyang ina na siya ay mag-artista. Isang pangarap na hindi sineryoso noon ni Alden dahil ang nais niya ay makapagtapos ng kursong business management gaya ng kanyang ama. Bakit mo ba kasi pinipilit mag-artista tong anak mo si RJ? Eh, pag-aaral na nga ang nasa utak niya, ginugulo mo pa. Hello? Tignan mo naman yung kagwapuhan ng anak. Sayang naman kung hindi niya mapapakinabangan. Guwapo? Aba, very guwapo. At saka alam mo ba, love, yung mga artista daw, abay, mabilis daw yung mama niyan. Oh, eh di pag artista na yung anak natin, eh di siya nanghahango sa atin taba, sa hirapan. Taba-taba muna. Ba't kanya ka naman magsalita? Para namang ginugutom ko kayo, ha? Oh, shoot! Ito namang asawa ko. Nagtampo agad. Di naman kita gustong insultuhin, love. Ang sa akin lang naman, ayaw mo ba naman magkaroon ng anak na sikat at saka mayaman at pogi pa. Extra pogi. Basta ang sa akin, ang gusto ko, makapagtapos kayo sa pag-aaral. Kahit na makuba ako sa kakatrabaho, yun ang gusto kong sikapin. Yes, Dad. Yes, Dad ka dyan. Bakit? Paano makapag-concentrate sa pag-aaral yan, Dad?
Eh, may girlfriend yan eh. Oo, sinungaling! May girlfriend! Sino to? Uy, Shoy! Ang bata-bata mo pa, ganyan ang girlfriend, ha? Baka mamaya, naku, mapinig. Uy, wala kang iba ng girlfriend, girlfriend. Sino to? Ano? Hindi, mga vibe naman kami nun eh. Nun, sino? Sino yung nun? Ano, si Trixie po. Okay, sige na. Kaya ko lang naman girlfriend yun kasi... Kasi mabait. Kasi katulad mo siya eh. Tapos sweet na sweet. Tapos loyal na loyal. Katulad na katulad ni Maming Gio, di pa ako. Ikaw talaga, hindi ko yan. Naku, ha? Huwag muna kayong magrelasyon. Ang babata niyo pa, lalo pa na. Hindi pwede yan, ma. Hindi ako papaya. Naku, dapat kayo. Dapat kayo din. One, two, three. Hindi ko yung may girlfriend. Hindi ako yung malabot. Hindi pa mo yung usapan. Ikaw may girlfriend. Oo nga. Basta huwag kayong magrelasyon, ha? Huwag kayong magrelasyon dahil mga bata pa kayo. Ang dami mo sinabi. Alam mo, sa totoo lang, bakit hindi na lang ikaw mag-artista? Ang dami mong dakdak eh. Kumain ka na nga lang. Kasi yung dialogue. Laba. Wow! Ang sweet! Flowers! Para sa akin ba yan? O bakit? Mansari ba natin? Sweet mo talaga sa girlfriend mo. Sarap patayin. Eh, baliw! Tisoy! Tisoy! Shhh! Ano problema mo? Wala po, ma. Shhh! Ini! Alika! Maupo ka nga! May bumaklak ka pa. Maupo ka. Tisoy, hindi pa mag-best friend tayo? Kaya sige, no? Sabi mo na sa akin. Ba't ka ba nagkakaganyan? Sino kasi? Sino? Trixie. Oh. Nauli ko, malandi pala yun. Nako, sinasabi ko na nga ba eh. Pakatapos sasabihin mo sa akin, kaparehas ko yung babaeng yun. Nako, huwag na huwag magpakita yung babaeng yan sa akin at makakatikim yan. Kapal talaga ng mukha niya. Sakay pala ko. Teka na, huwag ka naman ganyan. Mahaya mo na yun. Kata mo, itumigil ka rin sa pag-iyak. Tama na kasi yan. Isipin mo, Tisoy, kung sikat ka na, pag-artista ka na, magsisisi yung babae niyan sa ginawa niya sa'yo. At ipamumukha ko yun sa kanya pag nangyari na yun. Hmm? Yung ka na naman, May. Hmm? Hamo na nga ako sa pangarap ko sa'yo. At pabayaan mo na rin yung babae niyan. Makakalimutan mo yan dahil pinagluto kita ng paborito mong sinigang. Marami pong sabaw. Ay, naku, tulad ng gusto mo, umaapaw. Ikain na lang natin yun, ha? Tapos, tatanggal ko ang sugat sa heart mo sa pamamagitan nito. Mula noon at lalo na nang siya ay mabigo sa kasintahan, ang ina ang nagsilbing ilaw at lakas ni Alden. Ito ang nagpapatahan, umaano at muling nagpapangiti sa kanya. Kaya naman, sobrang lapit ng loob at puso ni Alden sa kanyang Mami Rosario. Lagi nitong ipinapangako na aalagaan niya ang ina hanggang sa pagtanda nito. Pero hindi sukat akalain ni Alden na isang malaking dagok ang haharapin niya at ng kanyang pinakamamahal na ina. Andiyan na yata si Daddy! Dali! Surprise nga to eh! Please! Happy birthday! Happy birthday, Dad! Happy birthday, Dad. Happy birthday, Dad. Thank you, thank you, thank you. Dad, wish mo na ako. Wish mo na. Yes! Happy birthday, Dad. Ma! Ma! Si Dad, si Mami, Dad. Mami, sabihin niyo nga sa akin ng diretso. Naninigarilyo po ba kayo?
Ma, sagutin niyo si Doc. Sabi na nga ba, base sa test na sinagawa natin, paninagarilyo ang tinuturong sanhi ng sakit ninyo. Hey, bakit ba, Doc? Ano bang sakit ng mami ko? May pneumonia siya. At malala na iyo. Ano nga ba sinasabi ko eh? Paninigarilyo mo. Kayo naman, alam niyo, nakikita niyo, nagsisigla yung nanay ninyo, hindi niyo man lang pagsabihan. Hindi pa sinabi ng doktor. Love, tama na. Lagi naman akong sinusuway ng mga anak mo eh. Ako lang naman tumakulit. Okay ka lang? Teka, love ko, okay na ang tubig. Ma. Bata pa namin. Tigil mo na naman yung bisyo mo. Para hindi na lalong lumala yung kondisyon mo. Please, ma. Promise na. Hindi na ako maninigarilyo. Richard, ha? Ilang beses ko ba na maipapaalala sa'yo yung tungkol dyan sa utang mo? Eh, nakahanda naman ang pangbayad namin eh. Ma'am, nagkataon lang nasa ospital ang asawa ko. Siguro naman maintindihan ninyo yun. Oo, Richard, naiintindihan ko. At naiintindihan ko rin na sana hindi na lang kita pinautang kasi hodang hindi makapagbayad ng tuition fee ang anak mo. Eh, huwag niyo nang ipasok yung mga anak ko. Tsaka babaan niyo naman yung tono ng boses ninyo. Nakakahiya eh. Magbabayad kami. Eh, hindi pa lang kasi pumapasok yung midterm bonus namin. Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang, magbayad ka ng utang magbabayad mo. Magbabayad naman kami. Babalik ako sa susunod na araw, ha? Kailangan nakahanda na yung pangbayad mo. At kung hindi, magkikita tayo sa barangay. Wala nang ibang hindi usapan. Hindi naman kailangan umabot sa ganyan. Magbabayad magkikita naman kami. Magkikita tayo sa magbabayad handa naman kami. Yung pangbayad mo. Hindi nako. RJ, wait! Andrey! Sorry na! Okay na yun, Trixie. Hindi na ako galit sa'yo. Pero tapos na tayo. RJ! Tamang-tama kanina ka pa namin nahanap ni Janet. Bakit? Kasi kailangan namin ng kandidato para sa Mr. and Miss Intramurals. Naisip ko, baka gusto mo sumali. Nako, kakapasensya ka na. Kasi kami yung problema ngayon sa bahay. Wala muna akong panahon sumali-sali sa mga ganyang contest. Next time na lang. RJ, kaya nga ikaw yung naisip namin ni Kaka eh. Lalo na at may cash prize pa naman yung mananalo sa Mr. at Miss Intramurals. Anong sabi mo, anak? Yun, sabi ko, sige, sasali na ako. Kasi imagine mo kung ako yung manalo tapos makuha ko yung cash prize. Malaking tulong kay Daddy sa inyo. Makakatulong ako ng kahit konti dito sa gastusin sa bahay tapos makakabilip tayo ng gamot. O, di ba? Paraan na rin yan para madiskubri ka sa pag-artista. Alam mo, Tisoy, makakadagdag yan sa resume mo pag nag-audition ka. Mr. Intramurals. Ano naman, sakit na nga kayo yun pa rin yung iniisip nyo. Kaya mo na ako sa pangarap ko sa'yo, yan ang nabibigay lakas sa'kin eh. O, Shai, kung ganon, sige, gagamitin natin yung title na yun sa resume ko. Mr. Intramurals. Oh, okay na yan, ma. Okay na. Okay na. Okay na.
Wait, oh, promise, ma. Promise. Tulog ka na. Ngayong nakilala na natin ang Miss Intramurals, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. This year's Mr. Intramurals title goes to Richard Fulkerson Jr. Jahe sa mommy mo, nakasama mo ko? Eh, bakit naman? Excited nga ako ipakilala kay mommy yung... bagong girlfriend eh. Bagong girlfriend talaga? Bakit ayaw mo ba? Gusto. Ganoon pala eh. Liga, pasok na tayo. Gusto ko na rin ibalita sa nanay ko na nanalo ako eh. Ma? Ma? Ma, nanalo ako! Wala isa. Kuya. Bakit ka umiiyak? Si Mami? Si Mami nasa hospital, hindi siya makahinga. Kuya, ano na mangyari sa akin? Kuya! Nakausap ko yung doktor. Nagkaroon ng komplikasyon ng sakit ng mami mo. Kaya dito muna siya. Obserbahan. Kukuha na ng test. Nasasabi, mga cancer daw. Kaya nabita mo ng mami mo. Pakita na yung trophy mo. Tingnan mo, nanalo ako. Nanalo ako gaya nung pinangako ko sa'yo. Sayang lang at wala ka doon. Hindi mo ako nakitang nanalo. Hindi mo ako nakitang inalakpakan ng mga tao. Pero ayos lang yun, ma. Napagaling ka lang. Papapanood ko sa'yo yung video ng contest. Kaya magpagaling ka naman, ha? Dahil sa mabilis sa paglala ng karamdaman ni Mami Rosario, napilitan ang ama ni Alden na mag-resign sa trabaho upang mapangalagaan ang kanyang asawa. Dahil sa karamdaman ng ina at sa pagre-resign ng ama, lumala ang pangangailangan ng pamilya ni Alden, lalo na pagdating sa pera. Ma, pasensya na kayo.
Wala na kasi ako ibang malapitan eh. Kailangan talagang ilabas si Rosario sa ospital. Ano ka ba naman, Richard? Para sa ikagagaling niya ni Rosario. Huwag kayo mahihiyang lumapit sa akin. Tatawagan ko nga pala yung kapatid mo sa Japan. Baka sakaling may maipadala yung para makatulong sa magastusin. Ito oh. Pambayad sa mga bill sa ospital. Salamat mo. Kausap na po tayo dyan. Anong ganyanan, Ma? Oo, Ma. Mabubuhay ka pa ng matagal. Hindi kami papayag na mawala ka. Basta. Pang... Isoy. Hindi ako papayag mo na hindi kayo yung kasama ko. Ano, Ma? Neil? Bakit sila lang? Kasama kayo ba? Alagaan ko kayo.
mahal na mahal namin kayo, ma. Sobrang mahal na mahal. It's okay. Sobrang mahal na mahal ko din kayo, ano. Ang nakuha at isa eh. Dad, si Mami, Dad. Ma. Ma, bakit, Ma? 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 Dad, si Mami, Dad. Ma? Ma? Hindi. Ma? Ma? Mahinga ba? Dad, Ma? Ma? Tubig, Ma? Ma, tubig. Tubig, Ma. Tubig, Ma. Ma, tubig. Nakukuha sa paninigarin nyo? Ang kadalasang nakukuha dyan ay yung tinatawag namin COPD. COPD? Ayun, yes, it stands for Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Sa Tagalog, ayun ay tinatawag na pangmatagalang pagbabara ng daanan ng hangin. And usually, ang nangyayari dyan, may hingal, paulit-ulit na plema, and infection, pneumonia. Oo, nakakamatay ba yun? Nakakamatay kung siya ay mapapabayaan. Nakakamatay siya kung iyan ay hindi agad binibigyan ng pansin. At kung depende sa severity, kasi may apat na grado yan. May mild, moderate, and severe, or very severe. Okay. Kung mga nasa severe type na yan, yan ang malaki ang mortality rate namin. So, ibig sabihin ba yung paninigarin nyo ay pwede rin sanhi ng pneumonia? Yes, because when you are a chronic smoker, ang kadarasan nangyayari dyan ay namamagaan daanan ng hangin. Marami kang plemang pinuproduce, nagbabara yung daanan ng hangin. Kung sa ordinaryong tao ay madaling ma-resolve ang isang pneumonia, ilang araw lang, usually sa isang naninigarilyo at may talaga established COPD, it gets to be prolonged and have more serious consequences. Ano ba, doktora, maaari mong ipayo sa mga naninigarilyo? O kaya ay palagi ang nasa isang environment na mausok? Ang pollution ang isa sa nagko-contribute din sa development ng COPD. As much as possible, ang unang-una is prevention. Okay. If you can quit as early as possible. Yung sa mga magulang na naninigarilyo, siguro it's best that they stop because hindi lang yung sarili nila ang naapektuhan, kundi yung mga kasambahay because when they smoke in front of their kids, the kids inhale the smoke, they are also at risk. Na ang mga bata, if they have not started, don't start. Ay, apo ko. Gusto nga po sana naming dali na ho si Mami sa ospital kagabi. Eh, kaya lang wala, naubos na ho yung huling bigay niyo sa amin ni Daddy. Kaya, yun po. Wala na lang po kami nagawa, kundi yan. Kapin na lang ako si Mami. Kamusta ng Mami mo ngayon? Ganun pa rin pula. Hirap pa rin ho siyang huminga eh. Eh, si Daddy po, sa sobrang hiya niya sa inyo, nagbakasakali po siya dun sa mga dati niyang katrabaho, dun po umiram ng pera. Kaya lang wala. Hindi naman ho siya makakahiram dun, kaya ako na lang ho yung naglakas ng loob pumunta dito. Naiintindihan ko.
Pero alam mo, kahit na gusto ko magbigay ng pera, wala ako ngayon eh. Hindi na ako napapadala ng tita mo sa Japan mula nung mamatay yung kanyang asawa. Po ba? Hilda, mukhang... kailangan mo kasi maraming madali sa ospital eh. Teka, sandali ah. Manghihiram ako ng pera sa kapitbahay ah. Sandali lang. Hintay mo ako. Salamat po lang. Pinagdasal mo. Pa. Sana gumaling yung mami ko. Pero, di ba, sabi mo, babalik-balik na yung mami mo sa ospital. Alam mo, yung lolo ko rin before, parang gaya rin sa mami mo. Labas-pasok din siya sa ospital. Hanggang sa... hindi niya na kaya. Hanggang mamatay na siya. Hindi mamamatay si Mami, okay? Sorry, hindi ko na lang ibig kong sabihin. Ayos lang, lisensya na. Pero alam mo, niniwala pa rin ako na pinakikinggan ng Diyos sa pagdasal ko. Gagaling pa ang mami ko. Gagaling pa siya para sa amin ng mga kapatid ko. Dad, ano pong nangyari kay Mami? Eh, sabi ng doktor, malat na raw yung cancer niya sa lalamunan, vocal cords niya. Hindi na nakakapagsalita ang mami niya. Hindi na natin maririnig ang boses niya. Ma. Ma.
Paano yan? Sino nang tatawag sa akin, Tisoy? Hindi ko na maririnig yung boses mo. Ma. Ma, paano? Nag-miss ko yung boses mo, Ma. Ma. Pagaling ka na. Di ba yun yung pangako mo? Papagaling ka para sa aming magkakapatid. Di ba, Ma? Pagaling ka na. Kayo. Hi, Dad. Kamusta ho yung job interview? Okay naman. Maganda naman yung pakikituon nila sa akin. Ay, kayong tatlo. Salamat, ha. Alam ko na ihirapan kayo sa nangyayari sa atin. Mami ninyo. Okay lang yan, Dad. Kami nang bahala ni RJ mag-aalaga kay Mami pag naiwi siya dito. Oh, Dad, di ba kaya nga siya pinapauwi na ng doktor? Tara, sundin na kaya natin. May kailangan akong sabihin sa inyo kung yung dahilan kung bakit pinapauwi ng mga doktor ang mami ninyo. Ano po yun? Baka sa ospital yan? Hello? Ako nga ang asawa ni Rosario Colcresan. I'm sorry, ginawa namin lahat ng aming makakaya, pero hindi namin siya nailigtas. Sugat sa heart mo sa pamamagitan nito. Sweet na sweet. Tulad na katulad ni Maming Cutie Pie. May ipangako ako. Pag-aartista ako.
hindi ko papayag na hindi kayong kasama ko. Neil? Sabi mo, hintayin mo pa ako maging artista. Di ba sabi mo, ikaw lang yung sasama sa akin? Sabi mo, ikaw lang yung mag-aayos ng mga gamit ko. Pero bakit hindi mo tinupad yung pangako, Mama? Pero huwag kang mag-alala. Parin ko pa rin yung pangako ko sa'yo. Aalagaan ko sila Daddy, si Raisa, at si Kuya. Hindi ko sila iiwan, Ma. Pati yung pangako ko na mag-aartista ako. Tutuparin ko yun, Ma. Gagawin ko lahat para matupad yun, Ma. Para kahit papaano, may buhay pa rin sa'yo. Ito. Kahit pangarap mo lang, Ma. Sinagot para maging girlfriend. Pero, Isoy, kailangan mo ng kausap. Sana, huwag kang may lumapit sa akin. Sa totoo lang, Janet, hindi ka lang sabihin sa'yo. Hindi madali para sa akin ang sabihin sa'yo ito. Mabuti kang tao, Janet. Mahal na mahal kita. Pero ngayon, wala na si Mami. Nakikipaghiwalay ka ba sa akin? I'm sorry. Kailangan ako ng pamilya ko ngayon. Silang dapat kong unahin bago ang sarili ko. Mahal kita, Tisoy. Alam kong mahirap yung pinagdaraanan mo ngayon. Pero bakit kailangan nating maghiwalay? Ngayon wala na si Mami. Mas kailangan ako ng pamilya ko. Kailangan ko rin sila. May responsibilidad kami sa isa't isa. Sila ang priority ko. Sila ang nasa utak ko ngayon. At unfair naman sa'yo, Janet. Na para sa pamilya ko. Na para sa pangarap ng mama ko. Ikaw naman yung hindi ko mabibigyan ng pansin. Kung ito talaga yung kailangan mo ngayon, tinatanggap ko yung desisyon mo. Salamat, Janet. Ma?
Para sa'yo, gagawin ko lahat. Naging daan ang pagkakapanalo ni Alden bilang Ginoong Laguna para siya ay madiskubre ng isang talent manager. Ang kanyang manager na si Carlites de Guzman ang magiging daan para makapag-audition si Alden sa Starstruck. Yung mga tatapikin ko, kung pwede lang, lumipat sa kabilang kwarto. Yung mga hindi naman, pwede niya lalikutin yung mga gamit niya. Makakauwi na kayo. Sumunod na kayo sa akin. Hindi ako tinapik. Ano ibig sabihin mo? Ibig sabihin mo, tatlo tayong lag-lag. Hindi tayo pasok sa stars pa. Ito yun na lang. Parang gumuho ang mundo ni Alden nang siya ay hindi man lang napili sa top 60 ng Starstruck. At ang tanging nasa isip niya, binigo daw niya ang pangarap ni Mami Rosario para sa kanya. Bagay na lalo pang ikinalungkot ni Alden. Sorry. I'm sorry. Nakailang audition na ako pero wala pa rin nangyayari. Ganun pa rin. Palpak pa rin. Oh, RJ. Wala eh. Nagu ko na naman si Mami. Hindi ko pa rin matipad yung pangarap niya. Alam mo, RJ, hindi mo naman kailangan pahirapan ang sarili mo eh. Bakit hindi mo nalang tapusin yung pag-aaral mo? Ito ang pagiging artista mo. Darating din yan. Hindi mo kailangan habulin. Okay lang yan. Darating din yan. May auditions mamaya para sa musical. Sali ka! Oh, baka salamat na lang pero... pass muna ako. Wow! Si Tisoy tumatanggi umarte! Eh, di ba yun yung gusto ng mami mo? Ay, sorry. Wala ka naman nasabing mali, kaka eh. Yun naman talaga yung pangarap ng mami ko para sa akin. Kaya lang, ano nga bang magagawa ko kung hindi talaga sa akin yung pag-artista, di ba? Eh, malay mo naman, di mo palang time. Pero alam mo, nararamdaman ko, malapit na dumating yung break mong yun. Ito, Carlites. Oh, RJ, ano? Kanina pa kita hinahanap. Ano pong ginagawa niyo dito? Ay, naku, eh, kasi may audition sa GMA 7 para sa isang panghapong soap. Eh, naghahanap sila ng bilang lalaki. Baka gustong mag-audition? Kailan po ba yung audition? Oh, eto nga si Joma. Panit mo na yung lines, ha? Okay po. Ikaw si Joma? Alden Richards po yung screen name po, ate. Oo, alam ko. Pero sa pangalan ng karakter mo dito, ikaw si Joma. Pasensya na po. First time ko kasi. Nakikita mo yung makeup artist na yon. Sumunod ka kay Luis. Thank you.
rin po. Hi. Luis De Los Reyes. Oo. Lynn Richards. Audition nga si Alden para sa afternoon soap na Alakda na. At dahil sa husay na ipinamalas niya sa kanyang audition, hindi naman nabigo ang binata. Overwhelming, very blessed, fulfilled. Talagang thankful ako kay God sa mga binibigay sa aking recognitions for this year. Ang ganda! Ang ganda! Congratulations, RJ. Yes, Dad. Oh, yeah. May kotse ka na. Eh, di lang naman para sa akin to, Dad, eh. Para sa ating lahat to. Gaya nga nung sinabi ko kay Mami, hindi ko kayo pababayaan. Ikaw, si Kuya, si Raisa. Alam ko yan. Pero huwag naman ganyan. Kami na lang ang laging iniintindi mo. Intindin mo yung sarili mo. Oh, yan. Natupad na yung pangako mo sa mami mo. May coach ka na. Masaya naman ako na nakakatulong ako sa inyo, Dad, eh. Pero? Naisip ko lang yung mga bagay na kailangan ko isakripisyo. Yung pag-aaral ko, yung love life ko, si Janet. Si Janet. Pwede mo naman hanapin si Janet, ah. Gusto ko po. Kaya lang, Dad, parang ang dami ko pang kailangan gawin para sa career ko. Tsaka baka pag hinanap ko si Janet ngayon, makasira lang yun sa pagtupad ko sa pangarap ni Mami. Tapos baka pag nagpakita pa ako sa kanya, baka makagulo lang ako sa buhay nun. Eh, I'm sure kung nasan man siya, masaya na siya. At saka sana, makahanap po siya ng lalaking karapat-dapat para sa kanya. Namimiss mo siya, no? Opo. Eh, Mami mo, namimiss mo? Araw-araw po, Dad. Pero nararamdaman ko pa rin na nandito lang siya. Binabantayan niya tayo. Sa tuwing nahanda ko yung gamit ko para sa taping, pag nasa biyahe ako, nararamdaman ko siya, Dad. Hindi niya ako pinababayaan. Sabi mo nun, Mami, na mananatili ka rito. At naniniwala ako na nandito ka lang. Natutuwa kang tutupad ko na yung mga pangarap mo. Sa lahat ng ginagawa ko, ikaw yung nasa puso ko. Bahagi ng bawat tagumpay. Bahagi ng lahat ng nangyayari sa akin. Kasi di ba yun ang deal natin, Ma? At hindi magbabago yun. I love you, Ma. Richard, ganong ka-close si Alden sa mama niya? Tatlong anak mo, di ba? Opo, oo. Tatlo siya. Nakikita mo ba na si Alden ang pinaka-close sa mother niya? Kung close na siya ang pag-uusapan, close naman yung tatlong anak sa mami nila. Okay. But mapapansin mo yung extra closeness, no? Ni Alden? Oo.
Like for example, pag namamasyal sa mall, oo, siya yung bit-bit. Meron bang mga turo ang mama mo na hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin? So yun, nabanggit niya sa akin before na dapat na, when you meet someone or pag nakakilala ka ng mga tao, huwag kang mamili. Huwag kang mamili ng kikilalanin mo. Of course, yung pagiging maka-Diyos po, nakuha ko sa mami ko talaga. Saan ka pinaka-proud, Richard, kay Alden? Proud ho ako kasi yung pointers na binibigay namin sa kanya, yung basic lang po, good manners and right conduct. Yes. As a parent, masaya na po ako doon nakikita ko. Ina-apply niya sa buhay niya. Sabi ko sa kanya, i-check mo yung paa mo, baka nakaangat na sa lupa, baba ka. Paano mo naman nakuha yung papel ng alakdana? This is your first big break, ha? Yes, the very teleserye yan. Teleserye po, panghapon po sa GMA. Oh, yeah. Marami po kami nag-audition. Actually, sa lahat po na nag-audition doon sa alakdana, ako lang po yung hindi artista. The rest po, mga teen stars na po ng GMA. Nagulat po kami, ako na po yung nakuha sa part. And then doon lang po na-reveal na one of the leading men. Oh, so how did that make you feel now? Ang tagal pong mag-sink in. Kahit ginagawa ko na po yung alakdana, hindi ko pa rin po, ako na ba to? Ginagawa, artista na ako, parang ganun. Ito na yung camera, umaarte na ako. Ito na yung dream ng nanay ko. Pero di ba yun ang gustong-gusto niya talaga? Opo eh, siya po talaga. Gustong-gusto niya. Opo. Pogi-pogi ka kasi. Sabi niya, huwag ka artista ito anak. Opo, sabi po. Pero hindi niya naabot. Hindi nga po. Kung nandito si mama, what would you tell her? Sabihin ko po siguro na, ma, ito na yung gusto mong dream para sa akin. Parang lahat naman po ng ginagawa ko, everything that I'm doing, everything that I'm achieving now, para po sa mom ko talaga. Talaga? Na-offer mo talaga sa kanya? Opo. Lahat-lahat, pati tama. Siya po yung pag in times of ano, na feeling ko po nawawala na ako ng pag-asa, especially sabihin ko, ma, pwedeng patulong konti lang. Pabigay lang ng wisdom para kayanin ko to. And of course, sa Diyos. Magpakabait kang bata. Thank you so much. Thank you so much, Padita. Salamat po. Kupo-kupo lang ng batang ito. May dimples pa. Yes. Richard, thank you. Congratulations for having such a wonderful boy. Alden, maraming salamat at pinagkatiwalaan mo kaming itampok ang iyong talambuhay dito sa Magpakailanman. Ang isang pangarap, nagmula man sa ating mga magulang o sa ating mga sarili, ay maisasakatuparan lamang kung ito ay pag-uukulan ng sapat na panahon, lakas ng loob, kumpiyansa sa sarili at pananalig sa Panginoon. Pero kung may kalaki pang buong pusong pagkalinga at pagsuporta mula sa ating mga magulang, mas lalo itong umuusbong at nagkakatotoo. Behind a child's success are their persevering and supportive parents. Naway tayong mga ama at ina ay maging inspirasyon para matupad ng ating mga anak ang kani-kanilang mga pangarap sa buhay. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Ay! Tama na! Naging biguman siya sa mga bayolente at abusadong mga lalaki sa kanyang buhay, hindi niya akalain na may isa pa palang nilalang na muling magbibigay sa kanya ng pag-asa at kaunting kaligayahan. Tay, kung mga gay po ang ninong ko, ibig sabihin gay din po kayo? Oo, gay ang tatay mo, pero marunong pa rin kami magmahal ng totoo. Katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Namo po ba, Tay Ruben? Love po kita. Love na love!